Sana may tubig kami. Yung generator namin. Wala pa kasi ditong kuryente. Sana meron na. Yeeha. Update sa aming deep well, walang tubig. Kaya hindi namin alam kung saan kami kukuha ngayon ng tubig. Siguro di na lang kami maliligo. Hindi uso ang tubig. So walang ligo, walang laba. Ay nako, kabsat. Malapit naman sa dagat, ma'am. Ay, doon na lang ako maglalabas sa dagat. Ano ba yan, oy? Oh. Matas kasi itong binili mo, ma'am. Oo. O, oh, beshi, doon ako maglalabas sa dagat, oh. Malawak, o, oh, diba? Yun. Hindi ko alam kung, yeah, wala talaga kaming tubig, oy. Ano ba yan, mga beshi ko? Pinagkait sa amin ang tubig, pero maybe later. This is the road here in Daklapan. Ayan. Ito na yung right of way dito sa Daklapan subdivision. Kami pa lang siguro dito ang magpapagawa ng bahay. Pasyal ko kayo sa aming lugar kung saan kami nakabili ng lupa. Yun yung right of way papunta doon. Yan, sold out na rin yan. Diyan, sold out na. Tapos, dito sa part na to, 845 square meter, hindi pa sold out. Yan. Yun ang dagat. Punta tayo dun sa taas. Taas, no? Tara, akyat tayo sa taas. Yan yung ano namin, pinagawang dipwel, walang tubig. Laki ng gastos namin. Pasyalo kayo doon sa taas. Mahangin doon sa taas. Ito, ang taas, oh, matarik. Matarik talaga. Maganda rito mag-jogging. Ay, ando ng asawa ko. My, oh, nakakapagod naman. Oh,
Ayan. Itong road na to hindi pa nasimento hanggang doon sa baba. Pero konti na lang. Oh. Ito na siya ngayon. Maganda na. Yan dagat. Yang blue na yan, dagat yan. Dito sold out na rin. So ito yung aming property. Yan. Akyat dito. Akyat tayo sa taas. Okay. Ah, nakakangalay. Akyat tayo sa taas, ha. Ay. Siguro makapag-start kami magpabahay mga January 15 or first week ng February. Hindi lang namin alam kung hanggang saan talaga o kailan. Kasi sabi 1 month bago mabigyan ng building permit at saka fence permit. So dito, ito yung aming waiting shed. Dito sa part na to, dito kami magpapatayo ng bahay. Diyan. Tapos dun sa dulo, diyan, garahian ng sasakyan. So, at ito, dito na ako sa tuktok. Kaya, kitang-kita ang dagat. Ayan. Ayusin pa namin to. Kaya may mga earth dito kasi nga magpapader kami agad pagka nabigyan na kami ng fence permit. So ayun, no, kitang-kitang dagat. At ito yung aming waiting shed. Malaki siya. May maliit din kasi nito. Bali, ano lang, pang 4 na tao lang. Pero ito parang parang 12 yata kakasya dito. 12 na tao. Yes. Depende sa size kung gaano kalaki. So dito bababa tayo, ano. Sabi ko kasi i-vlog ko siya. Kasi nga gusto kong makita nyo rin yung property namin. So ito yung luti namin hanggang doon sa dito, itong may stick na to, yan ang muhon. So bababa tayo. Natatakot ako sa ahas. Tapos dyan sa part na yan, amin pa yan. Basta mula doon sa may stick na may tali hanggang doon, pakita ko sa inyo. Dito sa part na to, magpapagawa kami ng bahay para sa caretaker. Yes. Para pag wala kami dito, may magbabantay sa property namin. So, ang mag-caretaker, yung sister ko, may asawa na. So, hanggang doon sa may green na may bakal, nakatayo, may tali siya doon ang muhon. Tapos, hanggang doon, kasi, ayan o, dito i-ano namin to, landscape. Lalagyan dito ng riprap para solid siya, sabi ng engineer. Tapos, sabi naman ng asawa ko, siya ang gagawa kasi ila-landscape niya to. At tataniman namin ng mga gulay at saka prutas. Ayan. Hanggang doon sa may tao. Amin yan. Hanggang dito. Hanggang sa likod nito. So,
Pakita ko sa inyo yung dalawang puno na hindi namin pinaputol para mas ano, mas maganda kasi pag may mga puno sa lupa. Ayan o. Yan ano yan, dohat. Ano na siya, kasi dati ang daming mga roads na umakyat. So, ano tawag dito, pinatanggal ko yung mga nakalaylay na mga ugat-ugat. So ayun, parang kumapal na yung dahon niya. I hope na matanggal pa yung nasa taas. Ayun o, nakabitin. Papatanggal ko yan. Tapos ito naman yung ano na to. Ano, bantilis. Bantilis siya. Hindi ko alam bakit wala ng mga dahon. Namatay yung mga dahon. So ito dito guys. Sa part na to. Eh, ito yung kalsada pababa dun sa magiging bahay ng kapatid ko, pero ito gagawin namin dito daanan ng tao lang, hindi daanan ng sasakyan. Kaya naman ang daanan nito ay malaki kasi yung bakho at saka yung truck ginamit nila yan papunta dun sa dito sila dumaan papunta dun sa baba. So eto oh, malaki din naman yung nasa taas, pero kung ito ay pantay lang talaga siya, na itong luti namin kung pantay lang, mas malaki tingnan at malawak. Pero okay na rin kasi kung ipa-flat namin na ipapantay namin talaga, hindi na siya mababawasan kung baga bababa yung ano namin dito. Hindi namin ma-enjoy yung dagat. Ayan. Sa mga magiging kapitbahay ko dito, umuwi na kayo para magpabahay na rin kayo. Kasi kami palang magpapabahay dito. Pero merong siguro dalawa. Next year dalawa. Hindi ko alam kung kailan magpapabahay. Kasi yung isa gusto nang magpagawa ng plano sa bahay. Pero ewan ko, hindi ko naman kilala. Yeah, baka kami ang pinakaunang magpapabahay dito. So, merong dalawa na nagplano din. Hopefully, may magpagawa na rin para may mga makasama kami rito. Pero hindi naman kami takot kasi syempre, pamilya ko nandito sa Kabugaw eh. Ayan. So, ito dito, ilalandscape namin to. Dito, ilalandscape namin yan. At bibili ako ng ano, ng tawag dito, mga halaman, basta i-develop namin to. Tapos itong puno na to, ano yan, mabaho daw ang bunga niyan, amoy tae. Kaya paputol namin yan, tapos papalitan ng panibagong puno. Pero malaking puno ang bibilhin ko. Hindi naman super laki talaga, yung basta malaki ang bibilhin ko. So ayan. Ito lang muna ang ipapakita ko para kasi syempre alam ko yung mga nakabili rito. Gustong-gusto na rin lang makita kung na-develop na ba talaga ng ano. Gustong-gusto rin nila makita yung view ng place. Gustong-gusto rin nila makita yung dagat. Ayun no. Yun talaga oh. Ang amo ang gipahimo, magbisaya na lang ko. Ang among gipahimo nga kanang dipwel. Dako na mo gastos diha, Diyos ko Ginoo ko. Nasa mga 130,000 pesos na. Oh. Plus hindi pa kasama yung mga snack nila. Tapos wa may tubig Ginoo ko in tawon. Walang tubig talaga. So, loging-logi kami, mga beshi. Naglogi ang lola nyo at ang lolo nyo. So, bababa na ako, ha? Yan sila, oh.
May mga baka dito. Ayun, mga baka naglagalag. Dito ang tambayan nila. Tambayan ng baka. Oh, Madam Marie, umuwi ka na dito para magpagawa ka na ng bahay. Doon sa dito sa lupa na nabili mo. Hmm. Balik ko doon sa ikot-ikot ng paikot-ikot. Yeah.